inihahandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing pito ng Disyembre taong 2022. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Ikalawang Pedro ang kabanata'y 3 at ang talata'y 13. Sa pintuan ng paraiso na binabantayan ng mga kerubin, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Dito'y nagtungo si Adan at ang kanyang mga anak upang sumamba sa Diyos. Dito'y pinanibago nila ang kanilang mga panunumpa ng pagsunod sa kautusan. Nasa paglabag ay napalaya sila mula sa Eden. Noong nangibabaw sa sanlibutan ng kasalanan at tiniyak ng kasamaan ng mga tao ang kanilang pagkawasak sa pamamagitan ng baan ng mga tubig, ang kamay na naglagay ng Eden ay inalis mula sa lupa. Ngunit sa huling pagsasauli, kung kailan magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, ito'y panunumbaliki na may higit na maluwalhating palamuti kaysa sa pasimula. Kung magkagayon silang nag-ingat sa mga utos ng Diyos, ay mabubuhay sa walang katapusang kalakasan sa ilalim ng puno ng buhay. At sa mga panahong walang hanggan, makikita ng mga naninirahan sa mga mundong hindi nagkasala, sa halamanan ng kasiyahang iyon, ang isang halimbawa ng ganap na gawain ng paglalang ng Diyos na hindi narumihan ng sumpa ng kasalanan, isang halimbawa kung ano ang kahihinatna ng buong lupa kung tinupad lamang ng tao ang maluwalhating panukala ng mailalang. Magkakaroon ng musika roon at awitan, musika at awitan na maliban sa pangitain ng Diyos, hindi pa narinig ng pandinig o naisip ng tao. Dooy mapapabuti ang bawat kapangyarihan, madaragdagan ang bawat kakayanan, isusulong ang pinakadakilang mga gawain, maabot ang pinakamatayog na mga hadikain. Matutupad ang pinakamatataas na pangarap at magbabangon pa rin ang mga bagong tugatog na kailangang makamit, mga bagong kamanghaan na hahangaan, mga bagong katotohanan na kailangang unawain, mga bagong bagay na tatawag sa mga kapangyarihan ng katawan at pag-iisip at kaluluwa. Ang lahat ng mga kayamanan ng sansinukob ay mabubuksan para sa pag-aaral ng mga anak ng Diyos. Isang maganda at mapagpalang umaga.